So habang papalapit ng papalapit ang NBA offseason, meron na rin mga rumor na naglalabasan tungkol sa mga NBA players na gustong lumipat at mag-iba ng team. Kagaya na nga lang nitong si Spencer Dinwiddie. Report niya nung nakaraan na plano nga daw nito ni Spencer Dinwiddie na i-decline yung $12.3 million player option niya sa kanyang team na Brooklyn Nets para nga maging free agent siya ngayong upcoming offseason na ito at makapili siya ng bagong team. At may bago ang report na lumabas galing nga to kay Christian Winfield. Sabi niya nga, Spencer Dinwiddie reportedly wants to go home or wants the bag. So kung medyo naguluhan kayo about sa report na ito, isa lang ibig sabihin na ito, yung go home kasi, ibig sabihin nun babalik siya sa kanyang hometown kagaya nga nung ginawa ni Kawhi Leonard. Naglaro nga siya para sa kanyang hometown na California at pumunta siya sa Clippers kasi itong si Spencer Dinwiddie, ang hometown niya ay sa California din at specifically sa Los Angeles, California. Yun daw ang isang option na ito ni Spencer Dinwiddie at ang isa pa nga ay once the bag, ibig sabihin malaking pera sa ibang team dahil kasi hindi naman pwede siyang isign ng Los Angeles Lakers at Los Angeles Clippers. Kung gusto niyang mapunta doon, sign and trade ang magaganap. Magsasign siya sa Brooklyn Nets tapos ititrade siya ng Brooklyn Nets sa Lakers or sa Clippers. Pero sabi niyang once the bag, mapupunta siya sa ibang team gaya ng Chicago Bulls na interesado nga sa kanya. Pag once the bag, ibig sabihin nun malaking pera ang gusto na ito ni Spencer Dinwiddie. Mas malaki pa nga sa kontrata niya sa Brooklyn Nets na $12 million per year. Maari nga siyang humingi ng 4-year contract sa ibang team kung interesado nga sa kanya. Pero itong si Spencer Dinwiddie ay coming off from an ACL injury. So syempre hindi pa rin sigurado ang mga NBA teams na kung pagbalik niya galing sa injury ito ay katulad pa rin siya ng dating player. Pero anyway, sinabi nga rin sa report na if Dinwiddie were to join the Lakers or Clippers, it would have been in a sign and trade. So yun nga ay kasama sa report na ito ni Christian Winfield. Sabi nga ni Spencer Dinwiddie na gusto niya nga daw umuwi sa kanilang hometown at maglaro sa team Los Angeles Lakers or sa Clippers. Now, kung mapunta nga itong si Spencer Dinwiddie sa Los Angeles Lakers, maaari nilang i-trade ang kanilang batang player na si Kyle Kuzma. Di ba nga sabi nung report nung nakaraan na ang Los Angeles Lakers daw ay interesado na tingnan yung mga trade offers about kay Kyle Kuzma. So ito, maaari nga itong maging option para din dito sa Brooklyn Nets at sa Los Angeles Lakers. Kyle Kuzma for Spencer Dinwiddie. Pero kung makuha nga ng Los Angeles Lakers itong si Dinwiddie, for sure na hindi na nila isasign itong si Dennis Schroeder. Siyempre, ayaw naman nila na mag-agawan itong si Dennis Schroeder at si Spencer Dinwiddie sa minuto sa point guard position. At siyempre, sigurado na ayaw din ng Los Angeles Lakers na ubusin nila ang kanilang pera para lang sa point guard position. Pero kung mapunta naman itong si Spencer Dinwiddie sa Los Angeles Clippers ay hindi masyadong magandang mga offer nila kumpara sa Los Angeles Lakers. At hindi rin naman sigurado kung interesado nga itong Los Angeles Clippers na kuhanin itong si Dinwiddie. At wala pa rin naman kasing mga report na nagsasabi na ang Clippers ay interesado rin na mag-trade para nga dito kay Dinwiddie. At para naman sa ating next update, next news tungkol naman ito kay CP3 dahil na-clear na nga siya sa health and safety protocols ng NBA at pwede na nga siyang bumalik bukas sa laban nila against nga sa Los Angeles Clippers sa Staples Center. Game 3 na nga ito. So mukha nga madadagdagan na naman ng problema itong Los Angeles Clippers. Hirap na nga silang tanulin itong Phoenix Suns nung wala si Chris Paul. Tapos ito, babalik pa nga si Chris Paul sa lineup ng Phoenix Suns. So good luck na lang dito sa Los Angeles Clippers at good luck nga din sa pagbalik ni Chris Paul para sa kanyang team. Para naman sa ating huling balita, ito namang si Dwight Howard ay may mensahe nga sa mga haters ni Ben Simmons na halos mga Philadelphia fans niya rin. Panorin nyo ang mensahe ni Dwight Howard. Is seeing everybody slandering, being, we gotta stop that. You know, as much as everybody wanna blame Ben and say he's down the third, it say 76ers. It don't just say Ben. And I don't think it's right that everybody's just sending this man bad messages and all this negativity. And I think it sucks. You know, we're supposed to be the city of brotherly love. And the best thing we can do is just send him some positivity. This man is 24 years old. He's 24 years old. He's still learning who he is as a person and a player. I know a lot of stuff they can say whatever they want about anything about this man. But he's still a young man. He's my teammate. So I don't care how any of y'all feel about my teammate. I'm going to stick with him. No matter what, Ben, I got your back, man. You're my brother, and I love you. I want everybody to know that.
So basically, pinagtatanggol nga nito ni Dwight Howard itong si Ben Simmons mula sa kanyang hindi magandang performance sa series nila against sa Atlanta Hawks. Sinasabi nga rin nito ni Dwight Howard na bata pa nga daw itong si Ben Simmons at pwede pang mag-improve. At sinasabi nga rin niya na mag-send daw ng mga positive message dito kay Ben Simmons. So yun nga guys ang ating mga topic para sa video natin ngayong araw na ito. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!